Ayan, nandito naman ako mga kapatid. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang pagkabit ng bridge diode sa motor. Ito yung ipapalit natin na voltage regulator o rectifier regulator dito sa motor na SYM na 2-stroke. Ito yung gagamitin nating charger niya o rectifier regulator. Ayan. Ito yung mga gagamitin natin. Ito yung capacitor. Ito yung bridge diode. At saka syempre kailangan natin dito ng terminal socket. Syempre kailangan natin apat, kasi apat yung pan ito. Ayan mga kapatid. Ayan, bago natin umpisan to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, magsubscribe ka na at pindutin mo yung notification bell at kalimbangin mo na rin para ma-notify ka sa mga susunod ko pang video tungkol sa motor. Ayan, ito yung bridge diode, tsaka yung terminal at tsaka yung capacitor na ilalagay natin dito sa motor na to na gagamitin nating rectifier regulator para dito sa motor na to. Ayan yung bridge diode natin. At ito naman yung apat na terminal. At ito yung papalitan natin na o tinanggal natin yung rectifier regulator. Ayan, umpisa na natin. Ang natin gagawin ay kakabit natin itong apat na terminal nitong bridge diode natin ay kakabit natin dito sa motor na ito. Ayan, itatap lang natin dito sa wire na apat na to na papunta sa dating voltage regulator niya. Dito lang natin siya itatap. Ayan, tap muna natin sa pula. Itong wire na to, ang kulay nito ay pula, dila, white at saka green. Dito natin siya itatap yung apat na terminal na gagamitin natin papunta sa bridge diode natin. Ayan, lalagyan natin ng tape para hindi siya mag-grounded o magdikit-dikit, para hindi magkaroon ng contact yung negative at saka positive. Kailangan lagyan natin ng tape. Ayan, okay na yung terminal natin na ilalagay sa bridge diode natin. Iuna natin yung white. Ito yung source. Lalagay natin dito sa may EC. At isusunod natin tong red na papunta sa battery dito sa may nakalagay na positive. Yan. At ang kasunod nito, yung pangatlo, sa tapat ng EC natin ay yung ground, at saka doon sa kabila yung kulay dilaw. Yan yung pagkabit ng bridge diode. Yan yung ground. At saka yung sa kabila ay yung kulay dilaw. Yan yung pagkabit ng bridge diode sa motor. Papansin nyo, pero panoorin nyo hanggang dulo. Ang buong detalye kung paano kinabit tong ating bridge diode na ginawa nating rectifier regulator dito sa motor. At ito namang isusunod natin yung ating capacitor. Itong may kulay puti, ito yung ground, at saka yung itong kabila ay positive. Dito tayo kukuha sa may susian. Ilalagay natin tong positive dito sa accessories sa kulay
black nitong motor na to, kasi yung accessories nito o yung positive, pag inon nyo yung siyan yung red, pag inon nyo yung siyan pupunta yun sa kulay black, yun yung tinatawag nating accessories. At syempre yung ground sa kulay green natin ikakabit yan. Hihiwaan lang natin ng konti yung pair natin, kasi pag ginalaw natin yung socket nito, ang tendency nito luluwag na yung terminal, magkakaroon ng loose contact. Kaya dito na lang tayo kukuha sa labas, hiwaan lang natin ng konti, dandahanin lang natin para hindi maputol yung wire. Yan, kakabit natin. Tatanggalin natin yung connection ng kulay dilaw, yung galing dito sa stator. Iti-dismantle natin yun para hindi na siya pupunta doon sa bridge diode natin, kasi ang gagawin lang nating source doon yung kulay white. Kasi pag nilagay pa natin yung kulay dilaw, pag umandar yung motor, magsasalabong yung kanilang kuryente. Kaya kailangan natin tanggalin yung kulay dilaw dito. Kailangan natin dismantle para mag-cut off. Kaya bali ang source nito, yung nilagay na lang natin kulay puti. Kulay puti doon sa bridge diode natin. Yung isang wire na yun, yung magsusupply ng battery natin at saka sa headlight natin. Ayan, tanggal na. Lalagyan lang natin to ng tape para hindi mag-grounded. Kailangan kasi natin tanggalin to, dahil nga pag hindi natin tinanggal, magsasalubong yung kuryente galing stator at galing sa bridge diode natin. Kaya kailangan natin putulin to o i-cut off natin, dismantle natin para hindi mag-connect yung dilaw dito sa socket. Kasi pag tinanggal natin tong dilaw na to, ibabalik natin ulit yung socket. Yan. Testingin muna natin. Check natin yung kuryente natin. Gagamitan natin to ng test light. Titingnan natin yung source ng ilaw niya. Kailangan tatlo yung umilaw dito pag umaandar. Pag hindi umaandar, kailangan isa lang, yung sa battery lang kailangan na ilaw. Pag umaandar na yung motor na to, o itong motor na ginagawa natin, kailangan ang ilaw dito tatlo. Isa yung papuntang battery, isa yung galing sa source, at isa yung papunta sa headlight. Ayan, kailangan tatlo pag umaandar na yung motor natin. Sa dalawa, tatlo, kailangan itong tatlo na to umilaw pag buhay yung makina natin. Ayan, tapos yung paglalagay ng regulate bridge diode natin, lagi nyo lang tatandaan yung EC ang nakalagay, yung galing sa stator coil natin. At yung kulay dilaw naman, kailangan natin i-cut off yun doon sa stator sa dugsungan sa baba para hindi magsalubong yung kuryente. At yung positive naman ay nakalagay yon sa may sign naman sa bridge diode na positive. Doon natin ilalagay yung kulay pula pupunta sa battery. At sa tabi naman ng EC, nakalagay doon yung dilaw na papunta sa headlight natin. At yung pang-apat, yung ground natin, yun sa pinakataas. Nakakita nyo naman. Ayan, buksan natin yung ilaw. Ayan yung headlight niya. At ito, double check natin yung bridge diode natin kung hindi bumabalik yung kuryente. Kailangan isa lang yung iilaw dito sa bridge diode natin pag patay yung ating makina.
Ayan. Okay na yung ating bridge diode. Ibig sabihin pag isa lang, yung sa battery lang yun. Kasi pag umilaw yung dalawa, ibig sabihin yung kuryente bumabalik. Ito yung kinakarga ng bridge diode natin dito sa motor natin. Kung papansin nyo, sobrang lakas. Pero kung mapapansin nyo rin, bakit hindi naputok yung mga ilaw. Ito yung gawa ng capacitor natin. Ayan, titestingin na natin yung battery niya na kung maantar sa post-start. Ayan. Ayan, umandar na siya sa post-start. Yan yung paggabit ng bridge diode natin sa motor. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo kahit papaano. At sana kung nagustuhan nyo itong video na to, palike na lang din at pa-share para makatulong pa sa mga nagmumotor. Maraming salamat ulit.